everyone. So for today's video nga guys, ay ipapakita ko sa inyo yung everyday routine ko dito bilang isang OFW. At ayan na nga, sa umaga maliligo ako, pumasok na sa bathroom, paglabas, o diba, tapos nang naligo at ayan, fresh na. At pagkatapos maligo, syempre hindi natin kakalimutan ang skin routine natin. At ayan, ipinapakita ko nga sa inyo yung aking ginagamit sa aking muka. Product ng Brilliant yan dati. Product ng Brilliant yan guys. Yan yung dati kong ginagamit. Pero nung napanood ko yung vlog ni Ma'am Juris, nagtry din ako ng ibang products. Pero alam nyo ba guys, hindi ako nagtagal sa products na yan. Isang box lang yung naubos ko at hindi ko na siya itinuloy dahil pahiramdam ko ay hindi siya effective sa aking face lock. At ayan na nga, maglo-lotion tayo ng Nivea at ang aking lotion ay pang boy, pang men. Yan guys, yung nabili ko. At syempre, yung pinatuyo ko yung buhok ko at dahil di ako nagsusuklay, pinakita ko yung view, napakabilis. At ayan na nga, at maglilinis tayo ng room. Ah, hindi pala maglilinis, mag-aayos tayo ng pinaghigaan dahil umagang kay ganda yan guys. At ayan na nga, ang laki-laki ng katawan ko dyan guys. Ala, ewan ko ba dyan guys, bigla akong lumubo nung pumunta ako dito sa Singapore. Samantalang nung bagong salpa ako dito guys, alam nyo ba ang kg ko nasa 54 to 53 lang yan guys. Tumali pa ako ng pageant dito sa Singapore. Sa mga hindi naniniwala, bahala kayo dyan. Basta naging second runner up ako. Nandito pa yung aking mga alaala. Alaala, ganun yun. At ayan na nga guys, so hindi tayo magpapalit ng ating bedsheet for today's video. At inayos ko lang dahil kakapalit ko lang nung nakaraang araw yan guys. At ayan, kinukuha ko yung mga labahin. At kahit konti lang yan guys, lalabahan ko pa rin yan. Yan lang yung mga ginagawa ko guys, napakasimple lang, ayusin lang yung mga higaan, konting pahid-pahid lang dyan sa mga nakalagay dyan sa bathroom. Yan lang yung ginagawa ko dito guys, kaya hindi nakakapagtaka na lumubo yung aking katawan dahil wala akong masyadong ginagawa. Kung sa freedom lang guys, napakarami kong freedom, nakakalabas ako kahit saan ako pumupunta. Yung amo ko, hindi yan nagsasabi ng kung ano-ano. Sobrang bait nila, kaya super blessed ako. Sana nga sa susunod na mag-apply ako ulit ng caregiver ay makahanap ako ng mabait na amo. At dito nga guys, ay may tumawag sa akin. Yan yung kukuha sa aming alagang aso na that time ay ibibiyahin nila papuntang Sweden. Sorry. Alam nyo ba guys, kung di nyo na itatanong, napakalaki yung tiwala sa akin ng amo ko. Mapa-ATM, mapa sa business, or sa mga tawag ng kung sinong tao dyan. Ako lagi guys ang nakikiharap, pati sa mga pagperma kapag may mag-ayos dito ng aircon o kung ano man ipaayos dito sa bahay. Laging ipinagkakatiwala yan sa akin ng aking mga amo. Kaya super blessed ako dahil ang laki-laki ng tiwala nila sa akin. At ayun, hindi ko naman sinisira yung tiwala nila sa akin. Alam nyo guys, kapag wala nga lang kasama masyado dito sa bahay, mag-isa ka palagi, super nakakaboring din minsan. Buti na lang nahanap ko yung kaligayahan ko. Yun ay ang pagbabalik ko sa pag-YouTube. Alam nyo guys, gaya na sinabi ko, matagal na ako may YouTube channel pero hindi ako nag-upload ng video. Pero ayun, nagbalik ako sa pag-YouTube. At ayan na nga, pagkatapos kong ilagay yung aking mga labahin, umupo na ako at makikipagdikitan sa sub-to-sub ng aming community. So sa mga walang ginagawa dyan at may YouTube channel, kung gusto nyong mapataas yung inyong YouTube channel, mag-comment down below at tutulungan ko kayo kung paano tumaas ang inyong mga subscriber. At isasali ko kayo sa aming community.
Late upload ko na pala ito siya, guys. Naka-inbox sa aking cellphone at kailangan ko na siyang i-upload. Nakalagay sa aking files. At ayan na nga, habang nag-i-upload ko ito, nakain ako ng chocolate na kasalubas natin ng amo ko galing ng Sweden. At titikman ko na nga yan. Nakakasapakan ang laki-laki ng katawan natin dahil medyo Basta, huwag na masobrahan. Mga dalawa, okay na ba? Diba? At ayun na nga, at tignan natin, at isahan na pinasalig na sa atin na chocolate. So, balik tayo nga sa topic na sinasabi ko kanina, guys. Ayan lang yung mga gawain ko dito, guys. Napakalit din ng amin kundo. Ito, lising-linisin. Hindi siya kagaya na kayo kundo namin na malaki. At napaka-blush ko talaga na nagkaroon ng ganitong work. Pero by September or December, guys, baka mag-a-apply na rin ako ng ibang work as a, sabi ko nga, early. May tugtog pala si host, baka makapiright. Na rin yung aking OJT. At alam nyo, guys, plano ko rin mag-apply sa ibang country like Canada. Pero syempre, kailangan ng malaking pera. Kaya ipon-ipon muna bago sa pag-a-apply ng ibang work sa ibang country. At hayan na nga, guys. At nakikipagdikitan tayo dyan habang kumakain ng chocolate. At habang nagbabakas, magpasalamat ulit sa amin. At habang nagbabakas, kain tayo ng chocolate. Itignan nyo ang lalaki ng mga braso ko. Na aking subscribers. Nasa 3,000. Ano pa bang masarap dito? 500 Let's plus see. Na ako, guys. At malapit tayo na mag 4,000. Actually, guys, napaka damot ni Lolo ngayon sa watch hour. Tikman natin sa to. Sa 400 plus pa niya pa yung aking watch hour. Tikman natin to. Medyo matagal-tagal pa yung aking aantayin. Pinag-iipunan ko yan actually. Midyok. Yung chocolate. Midyok chocolate, sabi. Midyok chocolate. Sabi niya daw yan. Sabi niya, midyok chocolate na yan. Milk chocolate. O diba, nakakaintin daw na sweet. Wait. Bakas muna ako. Pag-YouTube ko at nagsasahod na ako kahit Kawex Vlog, guys, tapos magpapalayo small business sa Pilipinas. Uwi na ako, guys, dahil gusto ko nang maalagaan yung aking mga anak dahil naaawa ko sa kanila. At syempre matagal-tagal na rin kaming matagal-tagal ko na rin lechon ng kanyang video at ako ay naglaway sa lechon. Kakagutom naman Sir Pawex. Makasama sila lalo at nagdadalaga na sila, guys. Diba? Bakit ka naglechon? Malayo sa kanila. Diba, guys? So, dahil nga sa isa akong single mom at wala naman akong inaasahan. Eh, syempre, tiis. Sabi milk chocolate. Sana milk. Ayan, pinapangako ko sa sarili ko na nahalo na ba yung milk sa loob? Dito sa YouTube, guys. Uuwi na ako ng Pilipinas para makasama ko yung mga anak ko. Yun naman yung pangarap ng isang OFW. Kung noon, guys, sabi ko, masarap siya. Siguro masaya sa abdo. Masarap siya. Ito, guys, matigas. Candy. Or sa pagkain or whatever. Pero, guys, syempre, as sa Pilipinas, ang salitang OFW, napakasarap pakinggan. Pero ans OFW vlog. Ay, marami kang
matag dad. Last na to guys na chocolate. Share mo sa sabi kung isa ako sa pinaka bukas naman. Swerteng OFW na nakatayo. At tayo ay it na amo. Baka tayo ay masiraan ng ipin. Pagbigay. Wala na akong masabi sa mga amo ko. Nandun yung time na hindi kami nagsabi kung nga na. Hindi ako marinig ng pinag-chichismisan nila guys kasi ano. Normal naman yan sa isang tao. Tawag dito? Baka makapiright. Natin dito bilang isang LLX LL LLSX ha? Hanggang dito na lang ang ating voice over dahil Ma'am LLS vlog. Ayun. Nagdadaldal ako dyan sa atas at dinublihan ko na. At kakain na ako dito ng lunch dahil tapos na akong nakipagdikitan guys. Ayan yung kinakain ko. Ramen na may itlog. Diba? Pagkatapos ko makipagdikitan sab to sab, ayan, kumain na ng lunch dahil syempre ginutom ang kunyang kahit na kumain ako ng chocolate. Sige na guys, hanggang dito na lang ang ating video. Thank you, thank you, thank you very much sa lahat ng sumusuporta sa aking mga vlog. At pagpalain tayong lahat ng ating poong may kapal. See you for my next video everyone. Bye bye. Mahal ko kayong lahat. Bye bye.